sa 4:05 ng magandang umaga. Umaga na! Bango na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseserbisyo publiko. Balita! 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 Todong lakas! Mga ulat na masusing kinalap ng mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent at Metro Patrol Volunteer. Sigurado at nangungusap ng mga balitang sinulat ng mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! 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 Todo lakas! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Balita! Mula sa DWIZ News Center Manila, narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas. Balita, 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 todo lakas. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, kamusta partner ang ating weekend? Siyempre partner, nakapag-recharge naman tayo. Mm-hmm. Eh ano ba, maulan ba sa labas or malamig lang ang hangin, ang simoy ng hangin? Maayos ang panahon partner para sa unang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Mm-hmm. At siyempre, kailangan pa rin nating mag-ingat, magdoble ingat at magdala ng payong at iba pang panangganang biglaang pagbuhos ng ulan. At syempre, ngayon po ay araw ng Lunes, July 25, 2022. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong araw. Magandang umaga. Ako po si Haya Ludovico. At ako naman si Jelly Mendez. Narito na ang headline sa balitang Todong Lakas. Kauna-unahang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isasagawa ngayong araw. Bagong bawas singil sa presyo ng produktong petrolyo asahan na bukas. Department of Health pinag-aaralan na ang pag-alis ng State of the Public Health Emergency sa bansa. Kaso ng COVID-19 sa bansa muling sumampa sa 27,000. COVID-19 at dengue posibleng tumama ng sabay sa isang individual ayon sa health expert. Pilipinas handa sakaling ideklara bilang global emergency ang monkeypox virus. Mga nagparehistro para sa barangay at SK election hindi paganap na botante ayon sa COMELEC. Justisya para sa mga biktima ng pamamaril sa Ateneo de Manila Campus, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos. VP Sara, kinundin na naman ang naganap na pamamaril sa naturang universidad. Sa ating foreign news, bilang ng mga nasawi sa malawakang pagbaha sa Pakistan, pumalo na sa 312. At sa ating pampalakasan sa... Ang isang Pinay o si Pinay Olympic gold medalist na si Heidelyn Diaz, handang talikuran ng karera para sa pagbuo ng sariling pamilya. At sa ating showbiz news, komedyanteng si Caloy Alde pumanaw na sa edad na 60. Balita, balita, todo lakas! Muli magandang umaga sa ating mga katodos. Kamusta po kayo? Siyempre, unay muna natin ang detalye ng mga balita. Ito, alamin natin ang lagay ng panahon. Posibleng maramdaman ang epekto ng low pressure area o LPA sa ilang bahagi ng Bicol Region habang magiging maliwalas naman ang panahon na mararanasan sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon ayon kay PAGASA Senior Weather Specialist na si Chris Perez. Magiging mainit at malinsangan ang panahon sa Luzon sa dakong umaga hanggang tanghali pero posible namang ulanin sa hapon hanggang sa gabi, dulot pa rin yan ng localized thunderstorm. Asahan pa rin ang epekto ng LPA sa Eastern Visayas at ilang lugar sa Caraga na may bahagyang maulap na may mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Samantala, patuloy pa rin makakaranas ng mainit at malinsangang panahon. Posible din ang mga thunderstorm, biglaang pagbuhos ng ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa natitirang bahagi yan ng Visayas at Mindanao, lalo na yan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 25 hanggang 33 degrees Celsius habang sisikat naman ang haring araw mamayang 5:37 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 6:27 ng hapon.
Samantala, magsisimula na ngayong araw ang kauna-unahang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gaganapin mamayang hapon sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Ayon kay Presidential Executive Secretary Vic Rodriguez, nakahanda na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang Presidential Security Group, Philippine National Police, Metropolitan Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways para sa seguridad at kaligtasan ng mga dadalo sa SONA ng 17th Pangulo ng Bansa. Nabatid na sinimulan nang i-deploy ang halos 22,000 pulis na magbabantay at magpapatupad ng anti-riot at maximum tolerance sakaling magkaroon ng banta sa gitna ng talumpati ng Pangulo at pagsasagawa ng kilos protesta ng nasa 10,000 mga miyembro ng militanteng grupo. Bukod pa dito, maglalagay din ng mga truck at ambulansya ang MMDA para sa pagbibigay ng libreng sakay sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Samantala, inaasahan namang mababanggit ni PBBM sa kanyang SONA ang mga mahalagang issue na kinakaharap ng bansa kabilang na ang mga plano hinggil sa pagbangon ng ekonomiya, face-to-face classes, pagtugon sa COVID-19, kakulangan sa supply ng pagkain, pagtaas ng presyo ng langis maging ng mga pangunahing bilihin, at ang digitalized governance sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kaugnay na balita, all set na ang Philippine National Police o PNP para sa kauna-unahang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dakong alas 9 kagabi nang simulan na ng PNP na ipakalat ang mga personnel mula sa National Capital Region Police Office upang tutukan ang mga strategic area. Ayon kay PNP Director for Operations Major General Valeriano De Leon, karamihan ay idineploy sa iba't ibang bahagi ng Quezon City, partikular na sa paligid ng Batasang Pambansa, kung saan isasagawa ang SONA. Nakipag-ugnayan na rin ang naturang ahensya sa mga concerned government agencies upang matiyak ang mapayapa at maayos na SONA ni Pangulong Marcos. Mamayang alas 4 ng hapon, mahigit 22,000 pulis naman at force multipliers ang idineploy para sa seguridad ng SONA ng punong ehekutibo. Samantala, platsyado na rin ang traffic or rerouting at maayos na inilatag sa publiko lalo na sa mga motorista. Sa kaugnay na balita, inilatag na ng Quezon City Local Government ang traffic rerouting scheme para sa unang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mamaya. Kabilang sa isasara ang zipper lane mula Tandang Sora hanggang University Avenue para bigyang daan ang SONA at magpapatuloy ang zipper lane hanggang bukas. Pinapayuan naman ng QCLGU ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta dahil inaasahan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue. Ang mga motoristang manggagaling sa EDSA patungong Fairview ay dapat kumaliwa sa Mindanao o North Avenues na hanggang sa Uyo Road o Quirino Highway papunta sa kanilang destinasyon. Ang mga manggagaling naman ng EDSA ay dapat ding dumaan sa Aurora Boulevard Flyover papuntang A. Bonifacio, kumaliwa sa J.P. Rizal pagkatapos ay kumaliwa sa Batasan San Mateo Road patungong destinasyon. Dumaan sa Boniserano Avenue diretso hanggang Katipunan Crossing FBR Road, kaliwa sa SM Marikina, kanan sa A. Bonifacio, kaliwa sa J.P. Rizal, at kumaliwa sa Batasan San Mateo Road papuntang destinasyon. Sa mga manggagaling naman sa C5, dapat lumiko o kumanan sa FBR Road, kumaliwa sa SM Marikina, kumanan sa A. Bonifacio, kumaliwa sa J.P. Rizal, kumaliwa sa Batasan San Mateo Road patungong destinasyon. Samantala, isang bahagi ng IBP Road sa kanto ng Sinagtala Street hanggang kanto ng Batasan San Mateo Road ang sarado sa daloy ng trapiko. Partner, isinailalim naman sa RT-PCR test ang mga miyembro, staff at empleyado ng House of Representatives na dadalo sa unang State of the Nation address sa SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayong araw yan, Hulyo 25. Isinailalim mo sino
o sinimulan ang dalawang araw na testing noong Hulyo 23 na sinunda ng ikalawang testing kahapon ng umaga na tumagal yan ng hanggang tanghali. Lalabas naman ang resulta ngayong araw bilang bahagi ng health and safety protocols na ipinatutupad ng Presidential Security Group. Nabatid na ang lahat ng papasok sa plenaryo maging ng main building ay kailangan magpresenta ng printed copy ng negative RT-PCR test, kopya ng vaccination card, maging ng health declaration form. Naglunsad naman ang 2022 SONA microsite ang House of Representatives bilang dedicated website para sa kauna-unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakapaloob sa nasabing website ang mga impormasyon at updates kaugnay sa unang SONA ni PBBM, maging ang pagbubukas ng 19th Congress na kapwa gaganapin ngayong araw, Hulyo 25. Bukod pa dito, mababasa din ang ilang historical timeline at trivia patungkol sa SONA ng mga nagdaang administrasyon at kabuuang bilang ng mga naisagawang SONA sa bansa. Makikita din dito ang nangungunang pangulo na nakapagsagawa ng pinakamaraming SONA sa ilalim ng kanilang pamumuno, maging ang may pinakaunting SONA na isinagawa sa loob ng kanilang termino. Nabuo ang naturang website sa tulong ng House Legislative Information Resources Management Department, Media Affairs and Public Relations Service, at Institutional Information and Design Service ng Press and Public Affairs Bureau at Information and Communications Technology Service. Para sa mga nais bumisita, itype lamang sa web browser ang sona2022.ph upang makita ang mahalagang impormasyon na nais malaman hinggil sa SONA ng mga naging Pangulo ng Pilipinas. Balita, balita, tomong lakas! Bukod pa dyan, partner, ito hindi pa matiyak ng MMDA kung papayagang makapagtayo ng mga entablado ang mga grupong magkikilos protesta at suporta sa unang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay MMDA Traffic Chief na si Bong Nebrija, ang Quezon City Local Government ang magpapasya sa naturang issue. Gayunman, mas maiging masolusyonan agad ang perwisyong dulot sa daloy ng trapiko ng mga demonstrasyon, lalo sa Commonwealth Avenue. At pinunto ni Nebrija na hanggat maaari ay hindi nila nais mabalam ang biyahe ng mga motorista, partikular na ang mga dumaraan sa Commonwealth o iba pang kalsada sa paligid ng batasan pambansa. Ang inaalam pa namin, hindi ko pinayagang magtayo ng stage just like what we had in the previous administration. Kasi unlike ito, ang gusto natin sa talaga is minimum to no disruption at all sa daily natin activities, ano. So mapasok na opisina, hindi na mapitili siyo. And with these changes, we will adjust our deployment also. Para sa ganun, hindi naman tayo tumukod yan sa Commonwealth. Yan ang bahagi ng MMDA Traffic Chief na si Bong Nebrija sa panayam ng DWIZ. Balita, balita, tomong lakas! Pinayaga naman ang Quezon City Local Government na magsagawa ng rally at kilos protest suporta ang mga anti at pro-Marcos groups sa unang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gayunman, nilinaw ni Quezon City Police District Director Brigadier General Remus Medina na hindi naman pinayagang makalapit sa batasan pambansa ang mga magsasagawa ng rally. Tanging sa bahagi ng Commonwealth Avenue at Tandang Sora Anya, maaaring magdaos ng aktibidad ang mga grupong sumusuporta at kumukontra sa Marcos administration. Sila po ay papayagan hanggang, ang isang grupo ay papayagan po hanggang doon sa may Commonwealth, sa may IBP Road. Ang ibang grupo naman po ay pinayagan din hanggang Tandang Sora. Ang yung pro po ay pinayagan pong magdaos ng kanilang programa malapit po sa IBP Road. Yung ano naman, yung antay po ay hanggang Tandang Sora lang po. Umaapela naman si Medina sa mga rallyista na iwasang magsunog ng mga effigy o magkalat sa mga lugar ng pagdarausan nila ng mga aktibidad. Sana po, huwag na po magsunog. Dahil yun po ay pinagbabawal sa una-una sa ordinansa ng Quezon City. Yung batas pambansa naman natin ay nakasaad doon po ang magsunog. Kaya yun din po ang pakiusap namin sa kanila. Kung po pwede, magdaos na lang sila ng tahimik, matiwasay na programa para lahat po tayo magkasundo.
Si QCPD Director Brigadier General Remus Medina sa panayam ng DWIZ. Balita, balita, tomo lahat. Inaasahan ng mga otoridad eh, partner, yung pagsasagawa ng pagsusunog ng mga FPG at pagkakalat ng ibang mga militanteng grupo. Di ko naman nilalahat, pero karamihan din. Actually, yung iba talaga medyo mas malala yung ginagawang pagkakalat sa tuwing magkakaroon ng SONA ang kada pangulo ng Pilipinas. At syempre, kaugnay nga niyan, partner, dapat tutukan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang unang State of the Nation address o SONA ang mga plano para sa ekonomiya, particular na sa Build Program. Ito ang inihayagan ng Employers Confederation of the Philippines o ECO President na si Sergio Ortiz Luis sa gitna na tumataas sa presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ayon kay Ortiz Luis, nais nilang marinig ang mga detalyadong plano ng Pangulo sa agrikultura, lalo na sa produksyon ng pagkain at kung paano mababawasan ang importasyon. Ngayon, ano gusto niyo mapakinggan kay Presidente? Well, gusto namin marinig talaga yung specific ng mga plano. Especially dyan sa build kasi medyo naantala yan. Dyan sa ating agriculture na medyo talagang malaking problema dahil wala na mga farmers natin, hindi kumikita. At may mga specific sa agriculture for instance sa tinutulak. At pagdating naman sa labor issue, dapat anyang iprioridad ng Pangulo ang paglikha ng mas maraming trabaho. At the end of the day, when we agree, yung job creation. Uh-huh. Yes, alam mo yes. Kasi, nakakuha kami ng last year, uh-huh. We will create 1 million jobs. Mm. Over and above yung mga nawala ng trabaho. Ha? And medyo naantala nung actually noong December sana yun. Mm. And nakahilip namin mga 600,000 plus. Eh, dahil nagkaroon tayo uli ng alert level nung August 2. Pero yung 1 million nagawa namin nung end of itong taon na ito. Si ECO President Sergio Ortiz Luis sa panayam ng DWIZ. Balita, balita, tomong lakas! Sa oras na 4:23 ng umaga, magbabalik po ang balita ang todong lakas. Balita, 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 todong lakas! Na alas 4:25, nagbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ, at kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po, si Haya Ledivico. At ako naman, si Jelly Mendez. At sa iba pa nating mga balita, pinapangambahan na ang pagmamahal ng mga matamis na pagkain sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng asukal. Sa datos ng Sugar Regulatory Administration, aabot na sa 115 pesos ang presyo ng refined sugar sa mga pamilyan lalo na sa Metro Manila. Ito na ang ikatlong sunod na linggo ngang nasa 100 peso per kilo ang presyo ng nasabing produkto kumpara sa 89 pesos hanggang 95 pesos ang kada kilo noong unang linggo ng Hulyo. Dahil dito, pinayuhan ni Banko Sentral ng Pilipinas Monetary Board member na si Bruce Tolentino ang publiko na dapat maghanda sa mas mahal na sweet food products. Ayon kay Tolentino, dating Undersecretary ng Agriculture, matagal nang mataas ang presyo ng asukal pero lalo pa itong nagmahal kumpara sa ating mga karatig bansa gaya ng Vietnam at Thailand. Inihayag naman ni Roeliano Briones, Senior Research Fellow sa Philippine Institute for Development Studies, na ang presyo ng asukal sa Pilipinas na ang pangalawang pinakamahal na sweetener sa mundo matapos ang Oman. Naman para sa mga motorista, muling magpapatupad ng panibagong bawas singil sa presyo ng produktong petrolyo bukas, Hulyo 26. Ayon sa ilang kumpanya ng langis, maglalaro sa 1 peso at 60 centavos hanggang 1 peso at 80 centavos ang magiging bawas singil sa presyo ng kada litro ng diesel. 50 centavos o posibleng walang maging paggalaw sa presyo ng gasolina, habang piso naman ang tapyas singil sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ang dahilan ng bawas singil sa presyo ng langis ay nakabatay sa anunsyo ng European
Central Bank hinggil sa pagtaas ng kanilang interest at trading price. Tumuntong na sa 27,116 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay makaraang makapagtala ang Department of Health ng karagdagang 3,657 na COVID-19 cases. Kabilang ang 13 nasawi kahapon yan na ang pinakamataas na daily cases simula noong Pebrero 12. Sa mga bagong kaso, 1,327 ay mula sa Metro Manila, habang bahagyang tumaas sa 60,683 ang kabuuang bilang ng mga nasawi. Umakit naman na sa 3,752,534 ang total case load, kabilang ang 3,644,735 na bilang ng mga nakarecover. Samantala, lumagwa naman sa 14% ang positivity rate ngayong Linggo kumpara sa 12.7% noong nakaraang Linggo. Kasalukuyang nasa moderate risk sa Metro Manila kung average daily attack rate o ADAR ang pagbabatayan sa 6.4 cases per 100,000 na population. Sa kabila nito ay kinukonsiderang nasa low risk sa 32% ang healthcare utilization rate sa National Capital Region. Kinumpirma ng Department of Health na sinisimulan na nilang pag-aralan kung posible ng alisin o extend ang State of Public Health Emergency sa bansa dahil sa COVID-19. Ayon kay DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, maliban sa health concern ay sinusuri na rin ng iba't ibang ahensya sa ilalim ng kagawaran ang mga usaping legal kaugnay dito. Kabilang naman sa mga ikinukonsidera ang emergency authority ng mga bakuna, clearance at certificates nito, gayon din ang price caps. Nabatid na naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pag-aaral kung palalawigin pa o hindi ang naturang health emergency sa bansa na may bisa hanggang sa Setyembre. 10 lalawigan na ang nakapagtala ng very high COVID-19 positivity rates o mahigit 20% hanggang nitong July 2022. Kumpara yan noong July 16, tinukoy ng grupong Octa Research ang mga probinsya ng Aklan na may 32.6%, Tapis na may 31.9%, Nueva Ecija na may 30.5%, Isabela na may 27.8%, Pampanga na may 26.1%, Laguna na may 26%, Cavite na may 24.5%, Tarlac na may 24%, Rizal na may 22.8%, at Antique na nasa 22.2% ng positivity rate. Ayon kay Octa Research Fellow Professor Dr. Guido David, sumampa rin sa 14% ang one-week positivity rate sa National Capital Region o NCR noong July 22, kumpara yan sa 12.7% noong July 16. Ang NCR ang may pinakamaraming bagong COVID-19 cases sa lahat ng rehiyon na mayroong 1,327. Hanggang kahapon, Mayoria o 274 new cases ay naitala sa Quezon City, sinundan niya ng Manila na may 159, Makati na may 150, Taguig na may 121, Parañaque na may 114, Pasig na may 100, at ang Las Piñas na mayroon namang 86. Samantala, sumumpa naman sa 16% ang daily positivity rate sa Metro Manila. Nagpositibo sa COVID-19 si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Dahil dito hindi makakapunta si Arroyo sa kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa pahayag ng Chief of Staff ni Arroyo, nagpositibo sa antigen test noong Hulyo 15 ang dating Pangulo at sumailalim sa quarantine. Isang follow-up RT-PCR test din ang isinagawa noong Hulyo 22, ngunit positibo pa rin ang resulta nito sa naturang sakit. Naniniwala ang mga eksperto na maaaring nasa bansa na ang bagong BA.2.75 o Centaurus na Omicron sub-variant. Ito ang inihayag ni DOH Technical Advisory Group na si Dr. Ronjen Solante sa gitnayan ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases.
Bagaman hindi kumpirmado ni Solante ang presensya ng subvariant sa kanilang pinakahuling genome sequencing, hindi nila binabaliwala ang posibilidad na maaaring narito na sa Pilipinas ang Centaurus. At batay naman sa mga unang ebidensya, ang Centaurus ay nagpapakita ng mas nakakahawang katangian kumpara sa ibang subvariant. Gayunman, nilinaw ni Solante na masyadong maaga para sabing mas delikado ang Centaurus, lalo't hindi pa naman dumarami ang mga na-ospital. Samantala, iniyag din ni Dr. Guido David ng Octa Research Group na ang inaasahan nilang posibleng peak o pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa Metro Manila ay hindi pa nangyari o nangyayari sa patuloy na pagtaas ng mga kaso. Mayroon anyang posibilidad na ibang subvariant ang umiikot o kumakalat sa bansa. Posibleng parehong tamaan ng COVID-19 at dengue ang isang individual. Ito ang inihayag ni Tanza Cavite Municipal Health Officer Dr. Ruth Punzalan, kaya't mahigpit na utos sa kanilang lugar na isailalim sa parehong test sa COVID-19 at dengue ang may mga sintomas ng influenza tulad ng lagnat, ubo at sipon. Kailangan kasi anya na matukoy muna kung dengue with COVID o dengue fever lamang ang nararanasan ng isang pasyente para malaman kung idederecho ito sa dengue ward, clean ward o COVID ward. Sinabi naman ng opisyal ng Department of Health o DOH na maaaring sumabay ang COVID-19 sa kahit anong sakit na isang malaking problema kung magkakataon dahil sabay ang treatment nito. Hindi malayong makapasok sa bansa ang monkeypox virus. Ito ay ayon kay Dr. Ronjin Solante, head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine ng San Lazaro Hospital, dahil marami na ang mga turista sa Pilipinas. Anya, mahirap ngayon na ma-detect ang sintomas ng monkeypox dahil iba na ang katangian nito kumpara sa natukoy sa West Africa at Central Africa, kung saan ito ay endemic. Tiniyak naman ng Department of Health o DOH na handa itong tumugon sa naturang virus. Una nang idineklara ng World Health Organization o WHO ang Public Health Emergency of International Concern dahil sa pagpapakalat ng naturang sakit. Balita, tomong lahat! Ng Department of Health ang kahandaan ng bansa sa pagtugon sa monkeypox outbreak. Ito ay matapos ideklara ng World Health Organization nitong Sabado ang monkeypox virus bilang Public Health Emergency of International Concern. Ayon sa kagawaran, puspusa naman ang kanilang paghahanda laban sa sakit, bagaman wala pang kaso ng monkeypox virus sa Pilipinas. Sa pamamagitan ito ng pakikipag-ugnayan sa mga local civil society organizations, community-based groups, social hygiene clinics at iba't ibang advocates. Katuwang din ang DOH sa pag-detect ng monkeypox, ang Research Institute for Tropical Medicine. Karaniwang sintomas ng monkeypox virus ay lagnat, pantal, pananakit ng likod at kalamnan at iba pa. Ipapasa ito kapag ang isang tao ay nagkaroon ng kontak sa virus mula sa hayop, kapwa-tao o maging sa kontaminadong bagay. Sa oras na alas 4:36, magbabalik po ang himpilang metodong lakas, ang DWIZ. Balita, tomong lakas. Sa oras na alas 4:43, nagbabalik po ang himpilang metodong lakas, ang DWIZ. At kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po, si Haya Ludivico. At ako naman, si Jelly Mendez. Sa iba pa nating mga balita, nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi pa otomatikong rehistrado bilang botante ang mga nagpasa ng aplikasyon para makaboto sa barangay at sangguniang kabataan elections sa December 5. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, subject for approval pa lamang ang lahat ng kanilang natanggap na aplikasyon. Maari pa itong harangin ng ahensya hanggang July 28, 2022. Itatakda ng COMELEC ang pagdinig sa August 1 kung saan dito malalaman kung aaprubahan o hindi ang aplikasyon. Matapos ang 5 araw na aksyon sa aplikasyon, ipapaskil ng Election Registration Board ang pangalan ng mga aplikante sa bawat city at municipal hall kabilang
kasama ang desisyon. Kahapon nagtapos ang voters registration para sa BSK election kung saan halos 2.3 milyong bagong botante ang nakapagparehistro. Balita, tomong lahat! Inihayag ng Philippine National Police o PNP na si generally peaceful o naging mapayapa ang huling araw ng voters registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan o SK election na gaganapin sa Disyembre 5. Ayon kay PNP Public Information Office Chief na si Police Brigadier General Roderick Alba, walang naitalang malaking aberya ang kanilang ahensya sa iba't ibang registration site sa bansa. Sinabi ni Alba na naging malaking hamon man ang mahabang pila, naging maayos at mapayapa pa rin ang sistema sa pagtatala ng mga botante. Sa pinakauling datos ng Commission on Elections sa COMELEC, aabot na sa 2.5 milyon ang mga botanteng may edad 15 pataas ang nakapagparehistro na matapos ang 17 araw. Sa iba pa nating mga balita, kinundena ng Ateneo de Manila University ang naganap na shooting incident sa Gate 3 ng universidad kahapon. Ayon sa pahayag ng universidad, 3 individual ang nasawi habang 2 ang sugatan kabilang na ang suspect sa pamaril. Nangyari ang insidente 1 oras bago magsimula ang 2022 commencement exercises sa Ateneo de Manila School of Law na agad namang kinansela. Tiniyak din ng universidad ang seguridad sa Loyola Heights, maging sa campus nito at ang pagpapaigting ng security protocol. Nagpahayag din ng pakikiramay ang universidad sa pamilya ng mga biktima at nagpasalamat sa agad na pagtulong ng law enforcement at tauhan ng lokal na pamahalaan. Patuloy namang makikipag-ugnayan ang Ateneo sa mga otoridad para sa imbestigasyon ng insidente. Paugnay nga niya ng 3 mga nasawi sa naturang insidente, kabilang dyan ang dating alkalde ng Lamitan City o Lamitan City Basilan matapos ang pagbabaril ng 1 lalaki sa gitna ng graduation ceremony ng Ateneo Law School sa Katipunan Avenue, Quezon City kahapon. Kinilala ang mga biktima ang sina Rosita Furigay, dating mayor ng Lamitan, at si Victor George Capistrano, executive assistant naman ni Furigay. Maging si Genevieve Bandiola, isa sa mga security guard ng Ateneo de Manila University. Ayon kay PNP Public Information Officer na si Chief Brigadier General Roderick Augustus Alba, 2 naman ang sugatan sa insidente, kabilang ang mga anak na babae ni Furigay na si Hannah, 25 anyos, at dadaloan niya sana si Furigay sa graduation ceremony ng anak ng pagbabarilin ng suspect na si Dr. Chow Tiao Yumol habang naglalakad sa lobby ng isa sa mga gusali ng paaralan pasado alas 3 ng hapon. Inihayag ni Quezon City Police Police District Director Brigadier General Remus Medina na sunod na binaril ni Yumol si Capistrano at Abandiola matapos nitong tangkaing pigilang makatakas ang sospeka. Gayunman, nakalabas si Yumol ng campus, dala ang sasakyangan, ninakaw nito malapit sa paaralan at nagkaroon pa ng habulan hanggang ma-corner ang suspect sa Aurora Boulevard sa Cubao. Batay sa investigasyon, personal ang motibo ng suspect sa pangmaslang. Sa kaugnay na balita, agarang investigasyon sa naganap na pamamaril sa Ateneo de Manila University kahapon, inapela. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Ipinanawagan ni Basilan Representative Mujibat Aman sa mga kinaukulan na agarang imbestigahan ang naganap na pamamaril at pagpaslang kay dating Lamitan City Basilan Mayor Rose Furigay at sa bodyguard nito, pati na rin sa security guard sa campus ng Ateneo de Manila University sa Quezon City kahapon. Ayon kay Ataman, lubhang nakalulungkot ang naganap na krimen, lalo na ang nangyari sa dating alkalde na nais lamang sanang masaksihan ang graduation ng kanyang anak sa universidad. Habang nagpaabot naman
nito ng pakikiramay kay Lamitan Mayor Orek Purigay at panalangin para sa agarang paggaling ng kanilang anak na nasugatan sa naganap na krimen. Nabatid na isinailalim na sa lockdown ang universidad dahil sa naganap na pamamaril at kinansela na rin ang graduation rites ng Ateneo Law School na nakatakda sanang ganapin bandang alas 4 ng hapon kahapon. Ito si Patrol 11, Tino Rolasco, nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Tawag na yan, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbibigay ng hustisya para sa mga biktima ng pamamaril sa Ateneo de Manila University. Ayon kay PBBM, patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad para alamin kung ano ang motibo at kung may kasabwat ang naturang sospek sa naganap na insidente upang mapanagot ang mga nasa likod ng pamamaril sa gitna ng graduation ceremony ng naturang universidad. At sa kabila nito, nagpaabot na pakikidalamhati si PBBM sa mga pamilya ng nasawing biktima at ipinagdasal ang mga guru Madwaita na maging ang pamilya ng mga nasawing biktima, komunidad ng Ateneo, maging ang mga residente ng Quezon City at lalawigan ng Basilan. Samantala, kinundin na naman ni Department of Education, DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio ang nangyaring pamamaril sa naturang universidad na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong biktima, kabilang na dyan si former Lamitan na mayor na si Rosa Forigay at pagkasugat ng dalawa pang individual. Ayon sa tagapagsalita ng Vice Presidente na si Attorney Raymond Sayaka, walang lugar sa lipunan ang ganitong uri ng karasan, lalo na sa isang universidad na dapat ay isang ligtas na espasyo para sa mga mag-aaral. Sa kabila nito, hinikayat ng Office of the Vice President o OVP ang Philippine National Police o PNP na agarang tugunan ang issue ng gun violence at pagpapaigting na operasyon na laban sa illegal firearms. Isang DND official nagbabala sa publiko laban sa fake news. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Nanawagan sa sambayan ng Pilipino ang isang mataas na opisyal ng Department of National Defense o DND na manatiling buhat nagkakaisa sa gitna ng naglalabas ang ulat na may ilang grupo raw na nagpaplano ngayon upang hatiin ang pamahalaan bilang isang bansa. Ayon kay Defense Officer in Charge Undersecretary Jose Faustino Jr., ngayon ang panahon upang maipakita ang pagkakaisa ng bawat isa. Ang pahayag ay ginawa ni Faustino matapos lumutang ang isang fake news na nagsasabing nag-resign si Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez na pinabulaan na naman ng abogado nang humarap ito sa mga miyembro ng Malacañang Press Corps. Sinabi ni Faustino na ang kanilang departamento ay isang professional organization na sumusunod sa mandato ng sambayanan bilang tagapagtanggol at tagapangalaga ng seguridad ng bansa. Kasabay nito, tiniyak din ng opisyal na bilang mga tapat na public servants, ang buong hanay ng DND kabilang ang mga sundalo, airmen, marines at civilian o civilian human resources ng Armed Forces of the Philippines o AFP ay gagawin ng tama ang mga sinumpaan nilang tungkulin sa bayan. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Balita, todong lakas! Patrol 13 na Gilbert Perdez. Sa oras na alas 4.52, tanggap naman tayo ng balita mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report! Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Navotas na iatid ni Tita Beth Samson. Tita Beth, good morning. Good morning, Jelly. Good morning, Haya. Arestado ang dalawang drug suspect makaraang masakote sa isinagawang by-bus operation sa Navotas City kagabi. Kinilala ang dalawang suspect na sina Francis Hachaso Isikenya alias Berting, mangingisda ng M. Domingo Street, Barangay Tangos North, Navotas City, at Marlon Kasama I. Demetera, mangingisda ng 120 M. Domingo Street, Barangay Tangos North ng lungsod. Sa ulat na isagawang by-bus operation alas 6:50 kagabi sa Judge Road, Grand Street, Barangay San Roque, Navotas, sa pangunguna ni Station Drug Enforcement Unit Chief Police Lieutenant Luis Rufo Jr. kasama ang TMRU na pinamumunuan ni Police Lieutenant Gregorio Cueto, SWAT Team at Intelligence Section na may koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nagawang makapagtransaksyon sa dalawang suspect ang hinihinalang shabu sa halagang 6,000 piso sa isang polis na
sure buyer. Nakumpiska naman sa mga suspect ang isang small sachet na hinihinalang shabu, dalawang pirasong nut-tied plastic ice bag na hinihinalang shabu, dalawang pirasong medium sealed plastic bag na may hinihinalang shabu, isang .38 caliber Smith & Wesson revolver na may aning na bala, isang digital na timbangan, sling bag at buy-bust money. Umabot sa 160 grams o 160 gramo ng shabu ang nakumpiska na may standard drug price na 1,088,000 pesos. Sasailanin naman sa inquest procedure ang mga suspect sa kasong RA-9165 o ang Comprehensive Drug Act of 2002 at RA-10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Gun Ban. Metro Patrol Beth Samson nagulat para sa inkinamitabong lakas. Maraming salamat Metro Patrol Beth Samson. Samantala, dumako naman tayo sa Bulacan. May balitang iahatid mula dyan si Metro Patrol Louie Angeles. Louie, magandang umaga. Yes, magandang umaga. Bilang pagsuporta para sa peace education, ginanap ang inaugurasyon ng mga peacemakers sa Central Luzon University o CLSU, ang kauna-unang tinatag na isang universidad. Nakaupit sa mga marker ang mga logo ng CLSU, Heavenly Culture, World Peace Restoration of Light, at Philippine and Volunteer Individual for Peace, at isang non-government organization na tinatag ni Dr. Ronald Adamat, Commissioner ng Commission on Higher Education o CHED. Si CHED Commissioner Ronald Adamat, habang nagbibigay ng kanyang mensahe hinggil sa kanyang planong magtatag ng Peace Club sa mga university simula sa CLSU upang ikintal ang kultura ng kapayapaan sa puso ng mga mag-aaral at hubugin sila upang makapag-ambag sa lipunan hanggang sa kanilang paglabas sa universidad. Ayon kay Dr. Danilo S. Vargas, bilang Vice President at for Administration, ang mga marker na kapayapaan ay simbolo ng dedikasyon ng CLSU sa pagtataguyod ng peace education sa pamamagitan ng pag-iinsulta sa mga marker na ito. Ang CLSU ay magbibigay ng inspirasyon na higit pang palakasin ang dedikasyon nito sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa mga komunidad at sa mundo aniyan ng kanyang talumpati. Wala rito sa Central Luzon, Metro Patrol, Luwela, Sugulan, St. Pilang, may todo lakas, TWIC. Balita, todo lakas! Salamat Kuyang Louie Angeles. Sa oras na 4:56, dako naman natin ang ulat sa probinsya. Ronda, probinsya! Tignan natin ang sitwasyon dyan sa Bicolandia na iahatid ni Melvin Machado. Melvin! Mula ni Police Lieutenant Jose Brian Parde, Officer in Charge ng Panganiban Municipal Police Station sa lalawigan ng Catanduanes, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Catanduanes sa Provincial Intelligence Unit ng Naturang Lalawigan at ang Provincial Intelligence Team ng Regional Intelligence Unit 5 at Military Intelligence Company ang pagkumbinsi kay alias Kadoy na sumuko at patunayan ang magandang programa ng gobyerno gaya ng ICLIP. Si Kadoy ay aktibong taga-suporta, poste, tagapag-atid, impormasyon at supply sa mga miyembro ng Kilusan. Isinuko din ito ang isang kalibre 38 baril na may 6 na bala. Sa ngayon ay nasa mabuting kalagay na si Kadoy at nakatakdang iproseso ang pagbigay sa kanya ng kaukulang tulong mula sa pamahalaan para sa kanyang pagbabagong buhay. Mula sa Camarinesur sa Bicolandia, Melvin Machado, nag-uulat sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Maraming salamat Melvin Machado. Alamin naman natin ang balitang iahatid ni Ronald Domingo mula sa Ilocos Norte. Ronald, good morning! Yes, good morning. Kasamang Jelly, kasamang Haya, narito na ang COVID-19 update mula sa lungsod ng Batas. Ito, napakalungkot na balita dahil tumataas ang kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Batas. 4 yung bagong kaso at wala namang new recovered at wala namang bagong namatay. Pumapalo sa 21 ang aktibong kaso sa naturang lungsod at pumapalo sa 4,021 ang total recovered at 95 yung nasawi at umaabot sa
4,137 ang total cases magmula pa itong pandemya noong 2019. At kung saan nanggaling yung 21 aktibong kaso sa lungsod ng Batac ay isa sa Barangay Ricarte, isa sa Barangay Ablan, at isa din sa Barangay Nalupta, Barangay Kalagit, isa din, Barangay Kaunayan, dalawa, Barangay Acosta, dalawa, at Barangay Benagan at Barangay Baay, tig-isa. At sa Barangay Benagan at Barangay Baay, tig-isa. At anim sa Barangay Kilingsur, dalawa sa Barangay Tabug, at isa sa Barangay Palungpong, at dalawa sa Barangay Daridi. So ay nating pinakalitest na COVID-19 update mula sa lungsod ng Batac, lalawigan ng Ilocos Norte. Ito si Patron Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tunong lakas, DWIC. Balita, tunong lakas! Balita sa ibang bansa! Ay, bawi tayo bukas ha. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo. At syempre, bawi din tayo sa ating mga viewers bukas ha. Batiin natin namin bukas. Kayo babatiin. Dahil wala na tayong oras. At syempre, pinasasalamatan namin ang lahat ng bumubuo sa aming istasyon sa pangunayan ng ama ng aming himpilan na si Boss Edgar De Cabangon. Sa aming tech on duty na si Engineer Daniel Tenco at Engineer Winner Contihino. Sa ating news writers, nandyan si Drew Nasino at Angelica Doctolero. Sa aming social media assistant na si Joanna Luna. At sa ating communication assistant na si Yasmin Pantalyon. At sumayin niyo po mas todong lakas sa pagbabalita na inyong napakinggan sa buong bansa, sa buong mundo. Ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Samahan niyo po kami ulit bukas sa Balitang Sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1 at abangan ang susunod na programa na Retsyada sa Umaga kasama dyan si Kuyang Drew Nasino. Magandang umaga at maraming salamat. Balita, tapat na.